lumaking may pamilyang deboto na Katoliko. Binigyan niya ng aking ama sa Katoliko, pero hindi siya nagsisimba. Ang aking inay sa Davao del Sur siya, bininyagan siya, hindi niya alam na siya'y bininyagan sa kulto. Yung mga ano, yung mga sumasamba sa tao. Tao sinasamba nila, hindi ko. Tapos iba yung Holy Trinity nila. Kaya talagang nakatatakot ko. Pero, ang aking inay ay napunta sa Maynila ng 14 years old. Since dito sa Maynila, puro Katoliko, Katoliko ang na-practice niya. So, nung nag-asawa silang dalawa, pinanganak ako, itinuro sa akin ni nanay ang pananampalataya Katoliko. Pero hindi gano'n ka-devotee. Kasi hindi nila alam ang sakramento. Kung ako ay lumalaki, ang buhay ay puno ng bibig. Pero nung bata ako, natatandaan ko pa na ang pamilya namin ay masaya. May mga chance noon na nagsisimba pa ang mga magulang ko. So siguro pinilit ni Mama si Papa magsimba. So natatandaan ko yun, nagsisimba sila sa katedral. Tapos pagkatapos noon, pupunta kami ng Chandeli, mag-mumol. Siguro mga 5 years old ako noon. Pagkatapos, naghirap. Kaya kailangan gawin nila Mama, dali kami ng kapatid ko sa probinsya. Dalawa kami doon at iwan kami. Nung kami lumaki kami sa probinsya, 3 years lang naman kami nandun. Pero nung mga panahon na yun, napakadilim sa pamilya namin. Halos muntik nang maghiwalay yung nani at tatay ko dahil doon na mababae ang aking ama. Tapos, pinagbintangan pang ng rape. No? Pero ang nanay, no, nung malaman niyang ang tatay ay ginasuha, sobrang pagmamahal niya kahit na galit sila ng mga panahon yun, pinuntahan niya. Tapos, parang nagkabati sila, yun ang mga tayo na yun, tsaka kami kinuha ulit from the province dito sa Maynila. Yung kinuha na kami, lumaki na kami sa dito, sa Pasig na rin natin. Hindi perfecto ang pamilya namin. Hindi perfecto. Ang tatay ko ay palamura, no? Sinasaktan kami ng kapatid. Pero kami, pagkatapos na suki pa ng barangay ang nanay tatay ko. Kasi bahay namin ito, may dalawang malaking bintana. Sa tuwing mag-aaway sila, bubok sa bintana ay lahat ng bintana. Para kaming live teleserye. Tapos, hanggang sa dumating na nakilala ko ang Diyos. Kailan ko nakilala ang Diyos? High school na. High school na. Talagang nakilala ko talaga. Yung pinag-aralan ko, nagsilba na ako, natuto ko mag-rosaryo sa mga Black Rosary. Pumupunta lang ako ng Black Rosary dahil may pakain, tinapay, soft drinks. Pasopas, good. Tapos, hanggang sa napuot ako sa tatay ko dahil nakita ko siyang sinaktan si Mama. Tapos, yung nabulo yung galit ko, parang may dalawang boses na umakausap sa akin. Magalit ka sa tatay mo dahil sa tatay mo sira ang pamilya mo. Parang ganyan. Pero since ako ay naglilingkod na sa simbahan, no? Ako ay naging choir, naging Legion of Mary, naging BEC facilitator, kung ano-ano na, naging charismatic leader, kung ano-ano na pinasukan ko. Kaya may lumalaban sa tinig na yun na sabi, huwag kang magagalit sa tatay mo. Huwag kang matatakot magagalit sa tatay mo. And then, nang dahil doon sa paglilingkod ko sa simbahan, na-conquer ko yun.
hindi ako nagpatalo doon sa galit ko sa tatay ko. Hanggang sa ako'y nagtrabaho. Pagkatapos kong graduate, freshly graduate, naghanap agad ako ng trabaho dahil ayaw ang sabi ng tatay ko sa akin, magtrabaho ka dahil ayaw namin ang palamunin sa pamilya. Kaya kahit hindi pattern sa kurso ko, Bachelor in Science in Business Administration, major in Entrepreneurship. Pagkakaroon ng sariling negosyo. Kasi taas ng pangarap ko eh. Gusto ko magkaroon ng negosyo para iahon sa iyan ang aking pamilya. Pero freshly graduate ako, sabi ng tatay ko, huwag mong isipin ang pagdinegosyo. Magtrabaho ka, mag-empleyado ka. Kaya nagmanufacturing ako ng salami, nagsasalagsan ng malalaking salami na lumi. Tapos, na-experience ko yung mag-boardwalk, Natasha. Pagkatapos, na-experience ko din na mag-BPO company. Doon, malaki sahod ko. Pero ganoon pa din, sa lahat ng pag-iisikap ko, hindi umuundat ang pamilya namin. Mahirap pa din, bakit? Ang tatay ko ay nalangon sa bisyo, alak, sugal. Totong India, matatapos siya alas 4 ng madaling araw, alas 5. Tutulog. Uwi na ba yung tutulog? Pag-isig, iinom. Natanggal pa siya sa trabaho. So, ako at ang nanay ko na lang magtatrabaho ang kapatid ko magka-college. So, madilim talaga. Sobrang dilim. Hanggang sa umalis ako sa trabaho ko na malaki ang sahod dahil gusto ko mas malaki pa ang sahod. Iniikot ko ang EDSA. Lahat ng mga building din sa Makati, inakyat ko yan. Binigyan ko yan ng resume. Tapos hanggang sa dumating sa punto, napagod ako. Punta ko na ako ng mall, magpapahangin. Mayroon kaya ito, malakas. May simbahan doon sa SM Mega Mall. Parang Christ at yung chapel at tayo. May adoration doon. Tinanong ko ang Diyos, ano ba ang plano mo sa akin? Sinunod naman kita. Naglingkod naman ako. Yan. Yan yung punto na parang sinisingil ko ang Diyos. Lahat naman ang ano kailangan sa simbahan, inatinan ko naman. Pero bakit ganito ang buhay namin, hindi lumalago? Paglabas ko ng ano, Adoration Chapel, may nakalagay doon, come and see. Bill, ano siya, poster ng mga gustong pumasok sa seminary. Nung ako'y naglilipot sa simbahan, sumali sa utak ko na parang gusto kong iaray ang buhay ko sa Panginoon. Pero dahil may pamilya ako, nag-aagaw. Nung panahon na yon, parang nangyawunamusap ang Diyos sa akin. Doon sa may paskila ng poster, may palabunutan doon ng boy. Bumunot ako, binuksan ko, galing sa verse ni Daniel. Ang sabi doon, I choose you to lead my people. Pagkabasa ko nung tumaas lahat ang balahibo ko sa katawan. Na hindi ko alam kung bakit. Sabi ko, ay, baka puro ganito na nakalagay sa bowl. Pumunot pa ako ng lima. Tinignan ko bawat isa, iba-iba. Iba talaga yung una kong punot. Doon ako nagsimulang mag-discern na pumasok sa seminary. Ngayon, ito ang hamon. Natay ko walang trabaho, nanay ko mananahi, kapatid ko magka-college. Sabi ko, kung talagang tinawag mo ko, tutulungan mo ko, sabi ko sa Diyos. Pumasok ako, natanggap ako sa Carmelites. Ang sabi ng Carmelites, next week agad, pupunta ka ng Cebu, una mong destinasyon. One week. Isipin mo, one week ko papapaliwanag ko sa magulang ko, naaalis ako. Nawalang magtatrabaho, panganay ko eh. Tapos, ayun na,
kung ano-ano ang pinagsasabi ng tatay ko, napang lasing. Pag nagpari ka, walang mag-aalaga sa'yo, mahirap ka. Hindi ka yayaman, kapaligtan lang sa kurso mo. Tatanda kang malungkot. Yan ang sabi ng tatay ko. Sabi naman ang tatay ko, maghihirap kami anak, wala kami kakaibig. Totoo naman. Sino ba naman mabubuhay kasama ng isang mananait na may asawang sugarol? Ang sabi ko, ito na po ang desisyon ko. Natuloy ako ng Cebu. Sa Cebu, kukunin pa cellphone namin. Walang communication. Ang dala ang the span of 1 year. In-offer ko lahat sa Diyos. Pagkatapos ng 1 year na yon, pinalik ang cellphone, tinawagan ko agad sila. Ano na nangyari sa inyo, ma? Pa? Kamusta na? Ito, anak. Umaasenso ang buhay. Hindi ko pa naintindihan yon. Kasi nga, tawag lang eh. Pagkatapos, ah, okay lang naman pala sila. Tapos yung tawag. Tinignan ko ngayon yung Facebook nila. Mama, papa, ano pa ba dito? Ang bahay namin, bungalow, nag third floor na. Ang kapatid ko, no, kapatid ko, nakapasok ng college, eskola. Ang tatay ko, nagtatrabaho na ulit. At ang amin ko, nananipatid. Ganun. Ganun pala yun. Kapag may plano ka sa buhay, pero hindi ka looban ng Diyos, plano mo lang yun, walang mangyayari. May pumipigil. Kasi ba gusto ng Diyos? Siguro, naniniwala ako na ang pagpasok ko ito ay kalooban ng Diyos. Pero hanggang ngayon ay ang discerning kung pagpapari ba talaga ako o hindi. No? Tapos, nung ano pa, tinanong ko, paano nangyari na nagka third floor kayo? May bago kayong video eh, may bagong motor. Sabi ng nanay ko, alam mo ba anak, pag alis mo papuntang Cebu, may tumawag sa tatay mo, kamag-anak mo, tiyohin mo. Ang tatay ko po, pumunta ng Maynila, bata pa, binata pa, kasi broken family sila. Siya ang pinakabunso, kaya hindi siya pinapansin. Ang tatay ko, 20 years nang walang uwi-uwi. Kaya sabi niya, paglipat mo ng Cebu, may tumawag sa tatay mo, tiyohin mo. Ano ang sabi? May minana daw tayo 800 square meters lang. Sipin mo yun? Parang yung mangkok na napuno pero hindi mabuhos-buhos. Pero nung sinabi kong, oo Lord, susunod ako, bumuhos lahat. Ayun. Ngayon, ito, patuloy pa rin, nag-deserve pa rin ako hanggang ngayon, no? Siguro masasabi ko, subok na talagang buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos sa buhay natin. At naalala ko nung bata pa ako, pag Pasko, no? Sabi ko, gusto kong makahalik sa baby Jesus. Kaya tuwing Pasko, humahalik ako sa baby Jesus. Isa lang ang bilin ko, Lord, samahan mo ko. Yun lang. Wala nang iba. Kasi para sa akin, pagkasama ko ang Diyos, alam niya ang pangangailangan ko, alam niya kung ano ang paghihirap ko, nakikita niya lahat. Kaya hanggang ngayon, no, may mga nararanasan pa na pa rin akong hirap. No? Ito, immersion namin dito, mahirap. Pero alam kong nandiyan si Lord. Ginagabayan niya ako.
at lahat ng mga kahilingan ko, hindi man matupad lahat, no? May mga panalangin na parang walang nangyayari, hindi binibigay. So, siguro masasabi ko, pray even though there is nothing happening. Pray even though there is nothing happening. Meaning, magdadasal ka hindi sa hanggang sa may mangyari. Magdadasal ka kahit walang mangyari. Meaning, magdadasal ka ng